good morning, guys. Welcome back to my channel. It's Monday morning. It's still morning, guys. Ayan, we are very thankful to our Lord God. It's already open, Kopiko, today. Monday, that's first day to open. Kopiko Brothers there already. And Camille, thank you very much, Camille, to big help. And Dave, and my apo too. There's already big help. Dave's family. Ayan, thank you to big help your brother, Dave. And yeah, Dave and Camille. And Joben, shout out to you, Joben. You early wake up, ha? To big help, kuya. Thank you. And then, thank you sa mga nag-iport din na gumawa ng cakes. Thank you very much, guys, to Big Hand this morning. And ayan. And thank you this aking kagabi na kuya-tuyata. Nakagawa din ako ng Biko. Biko ni Ate Maria is there. Already there, guys. And ang suman ko medyo, hindi masyadong good kasi. Medyo meron may matigas. Pero yung matigas kasi hinalo ko na brown rice sa malagkit. Ayan. Don't worry next time. I need to, more practice. More practice. Make a perfect. And ayan guys, ang ating ganap today, I'm happy kasi ayan, open na ang kopi ko. Medyo mayroon akong peace of mind to relax. Kasi si Ian, andun na, nakasettle din kanyang lugar. Yan ang kanyang dream na magkaroon siya ng sariling maliit na lugar. There's, have na Ian, congratulations to you, my son. Ayan, congrats. Kasi, umpisa sa naglalako, at ngayon, nandun na siya ngayon sa isang lugar. Kasi sabi niya may isang lugar, kahit maliit. Kasi dito, hindi namin ni-expect na dudumugin. Eh, medyo nakakaya sa aming lugar, guys, na kasi residence area ito. Tapos, dinudumog siya every Saturday. Hindi lang doon sa front, sa may kopi ko place niya. Hindi lang doon, pati dito sa likod, sa loob. Kasi siyempre gustong nisan. Ang allowed lang noon yung mga katrabaho ko, yung mga kaibigan ko na mga kababayan. Pero may mga puti din na gusto rin dito noon. Kaya wala kang hindi yung mahindian. Kaya ngayon meron ng lugar doon, pero take away lang naman. At saka yung ginagawa ko mga food, almost take away din. Ayun, kung sino yung gustong mag-order ng dinner, I'm available to mag-as lang kayo. Pero meron akong ngayon, gabi, dinner, ginataang manok na maanghang. Ayun, chicken with coconut cream, with spicy. There's more ginger and tanglad. Maraming chili, gusto yung spicy. Ayan, gusto nyo maanghang, ibibigay na rin ang maanghang. Pero hindi sa Bicol, yung Bicol Express ko, pag sinabi maanghang talaga. Pero ito, dahil ginataang manok, maanghang din, pero hindi tulad ng Bicol Express. At ayan, ang ganap. I've been there in Kopiko shop this morning. Walang upo-upo ang mga nagsiserve. Thank you very much, people there in Alice Springs. Thank you to big support, Kopiko. Shop there. And to all my friends, to all people there, thank you very much to support Kopiko, guys. And sa mga iba pa, thank you. And ayan, thank you pa sa mga pupunta at nakapunta. Hope you always support Kopiko services. And ayun, lagi-lagi din ako gagawa ng pagkain na pang-Pilipino. Tulad yan, Biko at Suman. At ayun, thank you, friend, to your effort. Early makeup braso ni Mercedes. That's yummy from the Goldilocks sa Pilipinas. Masarap yun eh. Mga paborito ng mga Pilipinong iba. Braso di Mercedes. Ngayon, shout out to you, friend. Braso di Teresa. Very yummy. Come to visit Kopiko there. There's a braso di Teresa. That's roll cake. That's yummy, guys. Egg flavors and other sweet. Yummy, guys. And there's a Misaya sweet there in Kopiko Brother Shop. Support the local business in Alice Springs. Ayan, kaya salamat sa mga pumunta at sa mga pupunta pa po. Inaantay lang kayo ng Kopiko. Still Kopiko there every day. Start 7 till 4 PM. Ayan, kaya walang pahinga kanina. Walang upuan. Nagdala ako ng upuan. Hindi naman nila na upuan. Pero siguro ngayon lunch, ayun, pahinga na sila. Pero 2 times ako nagpunta. Nagpunta kami ni Dave. Wala pang upo-upo yung mga Kopiko. Si Joben, sabi hungry na daw siya. Kaya sabi ko kanina eh, dapat sumubo muna. Pero hindi, na-excite siguro. Ayun, sabi ko, habang nakatayo sila, dapat may sinusubo-subo. Kasi hindi po pwede nagsiselfie ng gutom. Ayun. Medyo kaya sa likod, kailangan ko pa mag-aris doon. Help ko pa siya na magkaroon ng matuntungan ng pudo sa likod at saka sa harap. Sa harap kasi, yung front lang, medyo full na. At full na ng mga pud. Saka doon sa prints niya, cake and breads. Meron siyang sandwiches doon, guys. Yung mga croissant, sandwiches, and kailangan pa ng more stand for pud. And shout out to you, ate. Thank you very much to your effort to make a bread, beautiful bread. And this putok in the Philippines. Yan ang masarap. Masarap yan pang sausaw sa kape. And then, subo-subo. Make subo-subo and yummy-yummy. Make a full tummy. Make full tummy and then, very full, very strong. And ayan, gusto nyo ng heavy bread as to Kopiko to make that. Yummy-yummy, the bread, that bread. And meron pang isang gagawa kailan na isang masarap yung mga cakes. Hindi lang siya rin available kasi, ayan, hindi pa available ngayon. At meron pa silang inaasikaso. Shout out to you, AP Delight. Please, you make now to put there, to give yan. The yummy cakes from AP Delight. Ayan, alam ko masarap yung iyong mga cakes. At sino pa man na gusto maglagay doon ng cakes, sige, maglagay lang po kayo. At para karagdagan ng mga masasarap na mga cakes, gawa ng mga Pinoy, mga kamay ng mga Pinoy, masasarap gumawa yan. Ayan, at sa iba pa na gusto maglagay doon ng maninda yung masasarap na pagkain. Nag-advertise, nag-announce. Ayan, kung sino pa po na magagaling, maraming magagaling na gumagawa ng mga tinapay dito at mga sweets, mga cakes. Ayan, ang aking ganap today, ako ay magpiprepared ng ginataang manok kasi meron gustong kumain ng ginataang manok. At
at ayan, puro take away. Pipikapin na lang nila mamaya ito. At ayun, pipikapin at kakainin. Ayan ang ating ganap today. Masaya na ako kasi sitan na si Ian. Sitan na siya. Happy. Kung happy na siya, mas happy. Mayroon na akong peace of mind ngayon na ano, kasi nag, ano, meron na siyang lugar talaga. At itong binili niyang ano, thriller, food thriller, gagawin niya itong ano. Pag kami mga ibesa, dalhin niya yung food thriller niya or parang baka ibenta raw niya kung sino man ang gustong bumili ng kanyang food thriller. Guys, as Ian, how much? Ayan, baka ibenta niya para pandagdag niya sa ano, maibalik yung kanyang puhunan na pagbilihan doon. Kasi kailan lang niya binili yan eh. Nung nakapag-ipon siya, yung nakakuha siya ng maliit na siya, proper place for copy ko. Ayan, kung happy siya, mas happy ako. Mas happy kami ni Papa. Ayan, shout out to you, Ian, ha. Congratulations and stay, ano, always be humble and always thankful to our Lord God and always to give help to others and always humble and always trust to our Lord God. And I salute you. Masipag. Masipag. Sana marating mo pa yung isa kong pang dream. Na-copy ko muna sana. Yung kwento mo maliit ka pa. Magkatotoo. Hindi lang copy ko siya. Someday. Copy, big copy siya. With restaurant. Naku. Oh, sana. Kasi mga kwento-kwento pala yung mga pangarap. Ang nagkatotoo naman yung kung may pangarap kaya. Kung wala kang pangarap, kailangan mag-start ka sa pangarap. Kasi ang pangarap ay mahalaga. Mangarap ka hanggang sa marating mo ang iyong pangarap. At ayan guys. Tulong lang po, ang kailangan, support lang po sa bawat isa. Support to all people here in Alice Spring. Ayan, papasalamat kasi kaya ang bilis ng ano niyan, recover niya sa kanyang pagbenta dahil lahat din naman dito nakasuporto. Nakasuporta, suporto, suportos. Ayan, nakakatawa kasi sa ganyang edad niya, nag-iipot siya sa kanyang business. Very ano siya, kasi meron siyang gustong ano marating. Narating niya ito tuloy, Alice Spring. Gusto niya marating sa pagtitinda yung magkaroon sa iba-ibang ano, pangarap. At ayan, support lang yan para ano, may asenso ang bawat isa. Hindi kailangan mag-start ka na sabihin na mayaman ang tao, hindi. Kahit mahirap pa mangarap ka, paunti-unti lang, mararating din. Kung guys, sabi ko sa inyo, bulol ako eh. Kasi hindi lang talaga akong bulol eh. One time, papayos ko hindi lang ako para hindi lang mabulol. Ayan guys, I'm happy to talk to you, to have a story like this morning. Ayan, magpiprepare na tayo sa ating pambansang ulam for tonight. Ayan guys, hindi pa pala ako tapos magkwento. Kasi naalala ko tuloy, naikikwento ko lang sa si Ian. Kasi si Ian, parang ano yan eh. Business minded dito si Ian eh. About Ian ang topic ko ngayon eh. Hindi man niya nakikita sa akin kasi ang mga anak ko kilala nila ako, Vera, parang ang ugali ko kilala nila eh. May strong personality ako, may comedianti personality ako, may madrama akong personalidad. Dramatic, comedian, dramatic, comedianti at kontrabida like that. Mas strong ako sa kanila, parang hindi ko pinapakita yung parang ganito ako kabait, hindi. Nakikita nila yung minsan yung kasungitan ko, strong personality. Pasensya na rin sa gawin, nabulol naman dila ko. Pag kasi nasabi kasi English, nabubulol ako eh. Mas okay na, medyo tatagalogin ko na lang. Mix. Pag English, doon ako bulol. Pag Tagalog, bulol pa rin. Ayan guys, ang topic natin ngayon, para kay Ian to eh. Kasi naalala ko eh, itong aking anak na to si Ian, very ano ito, business minded. Nakikita niya na yan noong maliit pa siya. Noong napakaliit pa siya na, siguro 4 na taon. Hindi pa nga 4 na taon eh, parang month pa lang, 1 taon pa lang siya, sinasama ko na sa school. Sa school ng mga anak ko noon, sa New Era University. Shout out the New Era University there in Philippines. Diyan nag-aral mga anak ko na maliliit pa. In the international school. Marami school ang anak ko sa Pilipinas eh. Nag-aral pa sila sa Ateneum School, sa Cavite. Ayan, marami. Shout out to all school there in my children in Philippines. Si Ian, isasama ko yan. Siguro na-register niya sa isip niya na, maniwala kayo guys ha. Kasama ko lagi, maghapon ako sa school kasi malayo, kasama ko. Meron silang service school. Alam mo sa Pilipinas, kailangan may service school ang mga bata pag pumapasok. Depende. Kasi kami malayo, kaya kailangan. So makait ang mga anak ko sa service. Yung time na yon kasama ako. Para isa kaming pamilya, kulang na lang tatay. Kaya sabi nung driver eh, oh, tatay na lang kulang para kumpleto na kayo isang pamilya. Pero maniwala ka gaya na pakabait nung school service na yun kasi libre ako. Libre kami ni Ian. Kinakalong ko lang si Ian. Mga anak ko may bayad, ilan sila nag-aaral. Si Kate, Sadie, Dave, si Ian baby pa. Apat pala nun sila, pang-apat. Wala pa nun si Joven. Sorry, Joven, wala ka pa nun. Si Ian, nagkaisip yan eh. May bag pa akong malaki guys, may gulong. Hila-hila ko yan papupunta sa school. Alam niyo po ba ang laman ng bag na yon? Ay mga paninda. Ang mga laman nun ay damit, cortina, mga lahat yung inaalok ko sa mga teacher. Ayan. Ang mga laman nung guys, nung maleta na yon, nung bag na may gulong, puro paninda, damit, kung ano-ano, mga paninda. Tapos pagka wala akong dalar sa hinahanap nila, kinaumagahan yan. Kaya pinalunisan yan. Prepare ko na yan, dadaling ko na yan magkasama teacher. Oh, kailangan namin ng mga mao, kailangan namin ng rubber shoes, kailangan namin ng sapatos, kailangan namin ng ganito. Poprovide ko yan guys, pupunta ako, madali-dali ako niya sa divisor. At ayan, ayun niya, sabi ko, hila-hila ko ang cart, ay ang bag na may gulong. Ay naku guys, puno yung mga paninda. Kaya para namulat na si Ian eh. Lahat ng mga kailangan ng mga teacher din nadala ko sa school. Lahat na. Payong, parang ano, yung Bombay doon na ano. Pero yun, binabayaran, may nagka-cash, meron yung ika-15 days, magbabayad sila.
Iyon. Yan ang mga customer ko doon, mga nag-opisina, mga teachers, iyon. Ayun, kaya parang nakamulatan iyan hanggang sa nag-aaral na sa akin yung noon, grade, doon siya nag-ano, grade 1, grade 2, hanggang grade, ano ba siya doon, hanggang grade 3, grade 4? Kung matandaan si iyan doon, hanggang grade 3 ba? 4? Hanggang grade 2 o grade 3? Iyon, kikita niya, alam niyo po ba na si iyan, sa atin yung ganun din ang aking ginagawa, kasi siyempre, may daladala, nag-aantay din ako doon, may daladala ako mga paninda. Maniwala ka, si iyan, kasi siyempre para sikreto ano yan, pero pinagbibigyan ako ng teacher dahil nakiusap ako, sabi ko kailangan ko magtinda kasi pangdagdag ng ganito na ganyan. Okay naman, pinapapasok ako ng guard. Sige, sige, ganyan. Tapos, tawag dito, may dahilan ko ba't ako nagtitinda nun eh, sabi ko pangdagdag ko ng pambili. Aklat, kasi alam yung mga aklat gay sa Pilipinas, ang mamahal. Tapos, ayan, nakikita ako ni Ian, tapos nag-asya sa akin, mga pwede ba akong magtinda din? Ano ba gusto mo itinda? Yung mga candies, lollipops, ganun. Binilang ko sa salibisorya, box-box yan. Ang puhunan niya lang nung guys, siguro, parang 50 pesos start sa ganun hanggang sa naging 75 hanggang sa naging 100 ang puna niya. Alam niyo yung ganun na 50 pesos na pa 700 pesos niya yun noong panahon na. Ayun, tapos bilhin na naman. Ipon siyang ipon, tapos yun. Nahabi ko, ah, businessman din. Hanggang sa naglalakad kami ni Ian. Naglalakad kami. Ano noon, walang pasok mga sabay. Naglalakad kami. Hawak ko siya sa kamay, tapos sabi niya, someday gusto ko maging, ano, magkaroon ng business, magkaroon ko ng restaurant, sabi niya. Oh, sabi ko, maganda yun. Di pagka may restaurant ka, pagkakakain kami doon ni Papa, na mga kapatid mo, kuya ate, delivery kami. Alam niyo pa ba ang sagot ng anak ko si Ian? Okay po ma, may discount lang po. O di ba, parang nasa kapabi ko, alay, anak ko, parang damot yata. Tapos isip siya ko, sabi ko, ah, business is business. Talaga, ano, sabi niya, hindi po ma, may discount lang po. O, good answer. Kasi di ba pag business-business, sa pamilya, magtutulungan, ang mag-help sa'yo para umasisto ka, family mo eh. Hindi lahat para, porque pamilya mo yan eh, libre ka na, no? Parang, business is business. Walang pamipamilya. Kung baga, i-help mo para umasisto ka lalo. Di ba? Parang yun, nasabi niya, hindi ma, may discount ka lang. Kaya nagulat ako, sabi ko, ala, sa ganyang edad, sabi ko, ganyan, pa ilan taon pa lang si Ian noon eh. Yun ang sagot niya, hindi ma, kasi may pagka-comediante siya, numalik pa eh. Tingin siya sa akin, ganyan, sabi ko, o di ba, libre kami, pamilya, ni papa, mama, tsaka ate, kuya. Tingin siya sa akin, hindi po, may discount lang. Ang galing kayo, sabi ko, wow. Kasi sabi ko, sa ako din, pag nagtitinda ako ng mga kagamitan ko noon, mga damit-damit, kahit mga kapatid ko yan, sabi ko, maaari may discount. O kaya, kung gusto ko ibigay yan, depende, di ba? Ganun, para i-regalo mo, ano. Pero kung business is business, para hindi ka malugi, at hindi ka gusto mo umasinso, meron ka talagang tatahaki na, ano. Kung baga, dire-diretso ka lang. Huwag ka magpapapikto sa ganito, sa ganyan. No, may mga utang, ano, huwag ka magpapapikto doon. Kailangan, mag-istripto ka lang para umasinso. Yun, totoo yun na ano, kahit ka mga kamag-anak o ano, kaibigan, walang ano, walang excuse-excuse, basta business is business. That's good idea yan, that's good on you. Maganda yung iyong pananaw sa buhay. Walang libre-libre. Discount, it's alright. Siguro someday may libre na kami, di papa, di ba? Ayan. Sabi ko nga eh, kung nag-help ka sa kanya, kahit nag-help ka, wala pa rin libre. Wala yun na ano, ma, magbayaran, no. Ayaw niya o gusto niya, magbabayad ako kasi gusto ko. Mga anak ko, may ganun, hindi yung pag ganun. Yun yun. Happy tayo mga magulang kung nakakahil tayo sa ating mga anakis. Kasi tayo, pagdating ng panahon, hindi tayo always young. Nagiging mas yan tayo ng isip. Totoo yan, di ba? Pag nagkakaedad eh, ang isip natin para nagiging maramdami, para tayong mga bata. Dahil pa yung mga bata na maramdami, sabi mo lang nga ito, iiyak. Ganun ako ngayon, guys. Sabi lang ako ng ganito, ganyan. Masyado akong dramatic na ang kalooban. Natampo-tampo na ako yan. Iiyak-iyak na ako yan. Sasabihin ko sa kanila yan, o ba't ako malis niya kasi ako yung nagdamdam, hindi niyo ako pinansin, hindi niyo ako pinausap. May mga ganyan akong attitude yun. Ganun yata pag bumabata. Ang tawag ko sa mga pagano na dadagdag edad, pabata. Kaya sabi ko, but I'm happy kasi at least may anak ako nakapukos sa business. Sana, shout out to you, Kuya Cedric. Sana meron ka ng ganyan din. Pukos said, sana follow your brother, your kuya, but you need to follow what have now your brother Ian. Kasi alam ko meron ka din pangarap, sana anak, continue mo yung ano mo, mga dream nyo sa buhay, lahat mga anak ko. Alam ko naman may mga business minded din kayong ano, pero kanya-kanya yan, hindi man kayo nagdinegosyo ng kung ano, yung pananaw nyo sa buhay, supportahan nyo yan, to grow, to straight up, up, up. Ayan, ayan lang, na-share ko lang sa inyo ang kwento ko kay Ian, kasi siya talaga business minded hanggang ngayon. Ayan ha, don't give up, continue, ganito man ating daigdig, may lockdown man o wala, always ano, careful and be safe sa ating ganyan, lalo ka na at maraming taong pupunta sa ano, always be safe, careful and always trust to our Lord God. Ayan, very thankful ako sa iyo and ayan, thank you sa lahat ng sumuporta kay Ian, brother, sister niya, ayan, big hand, ayan, salamat sa ating pamilya at big hands tayong lahat sa kanya. Ayan, thank you, sana focus ka rin dyan at huwag aksayahin ang panahon, at huwag aksayahin, palaging enjoy your ano life, enjoy while you young, still young and ayan, sana mag-okay ang panahon at nag-aas ka nga sa akin. Ito, naikipwento ko pa rin. Nag-aas na siya sa akin na gusto na rin niya. So, visitor siya, gusto na rin niya papuntahin dito. At sana maging okay nga ang panahon. At si Ian may plano na rin lumagay sa kanyang umalis sa pagkabinata. Gusto na rin niya magpatali. Ayan, sana yan. Kumbaga, ayan, antay na natin maging okay ang lahat. At binibiro lang kita na sa 30 ka magpapakasal. No, it's joke. Payag ako, basta meron ka ng kaya mong buhay ng iyong magiging asawa at magiging anak someday. Payag na ako, sa ganyan mga edad yung payag ako. Basta love nyo na yun, yun na yun. I support you.
Hindi ako, binibiro lang kita na magpapakasal ka ay 30. Joke lang yun. Nagsabi ka sa akin, why kuya? Kuya Dave, oh, joke lang yun anak. Pero kung nag-aas ka na ng gano'n, bagay sa ganyan magkaroon ng kasama sa buhay, okay. Buto naman ako kay Tersia. Tersia, shout out to you ha. Ingatan mo si Ian, alagaan mo yan ha. Alam mo naman yan si Ian, business minded. Sana gano'n din ikaw, kayong dalawa. To ano, good after your ano family, sa good. Magkaroon ako ng peace of mind. Yun lang naman ang sa amin ni Papa. Maging good kayo, happy kayo. At gusto ko rin ng may apo na din. At sana, pag kinasal kayo, sana may apo na ha. Gawa agad mara, isang apo. Kahit isa, okay lang. Okay na yung isa-isa lang dito sa Australia. Isa or more than. I'm happy. Ayan, pumapahig ako at sana. Mag-enjoy lang tayo at always be safe. Enjoy your life. And masaya ako sa iyo, Ian and our family. Ayan, basta. Very thankful sa lahat ng tao dito na nag-help and support sa kopi ko. Services. Thank you very much to everyone. I'm happy cause you have proper kopi ko. Ayan guys, ito na. Magpiprepare na. Ang dami kong kwento. Ito, nagpiprepare na ako. Doon na, may isang buong manok at mga legs. Ayan. Prepared. Alabas ko yung patatas at carrots. Ayan guys, hanggang dito na lang ang kwento ni Ate Maria. Mabilis ang kwento, pero ang haba. Mabilis ang salita, pero mahaba ang kwento. Ayan guys, thank you very much to watching my vlog. And, ayan, don't worry next time again. And don't forget to like and subscribe. La 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 la. Thank you guys, and see you next my vlog. Have a good day. Bye bye.